Hello, what's up mga suke? Paano kung isa sa mga output mo sa klase mo, sa iyong online class, o kahit na iba pang modality ay isang document, o kaya naman ay PDF, o kaya ay Excel, presentation, video, or audio, paano mo ipapasubmit sa mga estudyante mo yung mga documents or yung mga files na yon? What's up mga suke? Welcome back sa channel ko. At sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala, ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor at isa ring tech enthusiast. At ngayon, tuturuan kita kung paano tayo gagawa ng isang Google Form na merong add file na kung saan dun natin pwedeng ipasubmit ang ating mga outputs na document, slide, na PDF, spreadsheet, video, audio, picture, at kung ano-ano pa. Kung tutusin, marami naman talagang paraan kung paano natin pwedeng ipasubmit ang ating mga outputs sa ating mga estudyante. Pwede natin ipasend dito sa Messenger, pwedeng ipa-email natin, pwede rin naman sa Google Classroom. Pero ang advantage ng paggamit ng Google Form na merong add file ay organized ang mga outputs na ipapasa ng inyong mga estudyante. Hindi ka na mahihirapang maghanap, hindi ka na mahihirapang mag-download ng isa-isa dun sa mga ipapasa ng mga estudyante mo. At higit sa lahat, pwede mo itong i-link sa iyong Google Classroom para mas madali ang pag-check ng iyong mga outputs. Kaya sit back, relax. This is our lesson for the day. Okay, so hello, what's up mga suke? Welcome back sa channel ko. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano tayo gagawa ng Google Form na merong add file na kung saan yung mga estudyante natin ay pwede nilang i-upload doon yung mga files na hinihingi mo sa kanila as a requirement to your class. So, simulan na natin to. Let's click our browser. And then, i-type in natin yung forms.google.com. Click natin yan. And then, click natin yung Google Forms. So, pwede tayong gumamit ng mga templates dito. So, let's try to use contact information. Ayan, so itong template na to, so hihingi ng contact information ng isang participant na gusto mong magsagot sa yung Google Form. So pwede mong baguhin naman to, i-edit natin. Baguhin natin yung title ng ating form. I-type in natin dito sa taas. Pwedeng dito ka magbago. Okay? So dito na lang ako magbabago sa taas ng title. Ano ba yung title ng activity? Okay, so halimbawa ay basic calculus, kasi basic calculus yung subject ko ngayon. So you may put any title that you want, depende sa topic of discussion. So i-copy natin yung title, then i-paste natin dito. Pwede mo lagyan ng description, pero ako okay na yan. Dahil template ito, meron na siyang mga nakalagay na mga parts. So kailangan ko yung name, of course. Pero gusto ko lagyan ko ng format yung name nila. Ang type ng question na to ay short answer. Ibig sabihin, magta-type in lang sila ng kanilang last name, first name, and middle initial. Ire-require natin tong portion na to kasi gusto natin makilala yung ating mga estudyante na magsasubmit. You may or you may not collect the email. Sa akin, hindi naman na to kailangan. So, pwede ko na siyang i-delete. Paano ko siya i-delete? Click ko lang to. Address, hindi na to kailangan. Delete ko na lang din ito. Phone number, I think mas okay kung ang ilalagay ko na lang ay Facebook account. Ilalagay ko yung Facebook account kasi dito ko sila mas madaling nako-contact. And then i-require natin yun. Ayan, so ang hihingin ko lang sa kanilang information ay pangalan nila at yung kanilang Facebook account. Pwede rin tayong maglagay ng section. So lagay natin yung section nila tsaka grade level. Grade 11 and then grade 12. Then yung question type natin ay multiple choice kasi pipili lang sila ng grade level nila. And then mag-add pa tayo ng isa pang part para naman sa section. So click lang natin yung plus sign and then lagyan natin section. Halimbawa ang section nila ay 1, 2, 3, 4, 5. Pwede natin tong gawing drop down na lang yung question type natin. Ayan, drop down. Ibig sabihin, magda-drop down na lang pag pipili sila ng question ng kanilang section. Let's make this question required. Kasi kailangan natin malaman yung kanilang
section. And also, this one, let us make this required yung grade level. Dun sa mga questions na kailangan natin, kailangan gagawin natin siyang required para ma-collect natin yung necessary information sa mga estudyante natin or sa ating mga participants. And then at the last part, papalitan na lang natin tong comments. So dito, sa side na to, sa part na to, piliin natin yung file upload. And then may magpa-pop up, let the respondents upload files to Drive. And then files will be uploaded to the form owner's Google Drive. So ibig sabihin, kung ako yung gumawa nito, mapupunta yung lahat ng responses sa aking Google Drive. And then let's just click continue. So maglagay tayo ng instruction, halimbawa upload. Ayan, so dapat clear yung ating instruction kapag naggagawa tayo ng instruction, especially kung sa estudyante natin ibibigay yung ating form. Kailangan maliwanag yung instruction para makakasunod talaga sila. So nilagay ko rito, take a clear photo of your solution in activity 1 to 5 and upload it here. And then pwede mo ring sabihin na yung pictures na nakuha nila, i-convert nila sa PDF form para yun yung i-upload nila dito. Okay? So depende na yan sa instruction ninyo. In my case, ganito na lang muna ang ginawa ko. So take a clear photo of your solution in activity 1 to 5 and upload it here. And then sa baba may makikita kayong allow only specific file types. So pwede mo siyang i-on. And then nandito yung mga specific file type. So kung pictures lang naman siya at saka pictures ng solution mo, or pwede rin magbasa sila ng PDF form para maayos or organize yung kanilang solution, pwede lang nilang ilagay dito. Pwede mo i-check dito yung mga specific file types na pwede nilang i-submit. Pwedeng document, pwede rin naman siyang PDF form, pwede rin naman siyang image, ano pa, pwede rin presentation. Ayan. Halimbawa, ito lang yung mga file types na pwede niyang i-accept. And then kapag nag-upload sila ng video o kaya ng audio, hindi yun pwede. Maximum number of files, ilang files yung pwede nilang i-upload. Kung pictures yung i-upload nila, sigurado marami yun. So ilagay na lang natin sa 10. And then maximum file size. Eto, so kapag lumampas sila sa file size na to, hindi nila maya-upload yung kanilang output. Gagawin ko na lang siyang 100 MB. And then let's make this question required. So balikan natin yung ating form. So meron tayong topic dito sa taas. We have the information like name, the Facebook account, the grade level and section. And then the students will take a photo of the solution from activity 1 to 5 and then upload it here. And then tingnan natin yung magiging itsura ng ating document kapag ka sa actual na siya na Google Form. Tingnan natin yung preview, itong mata na to, preview yan. Yeah. So ganito yung magiging itsura niya. So maglagay tayo ng pangalan. And then mag-upload yung estudyante ng file. So i-click nila yung add file. And then maghahanap sila ng document or ng file na gusto nilang i-upload, halimbawa ito. And then i-click ng estudyante yung upload. And then upload na yung file. Then i-click ng estudyante yung submit, at saan mo makikita yung result? Balik tayo din sa Google Form natin. So makikita natin dito sa part ng responses, meron ng isang response. Si De La Cruz 1A. Ayan. At ito yung kanyang document na ipinasa. Okay? So makikita natin dito yung view folder. Kapag linik mo to, ma-open mo na directly from your Google Drive yung mga documents. So tingnan natin, click natin to. Ayan. So automatic, nandito na yung ating file sa ating Google Drive. So dito yung basic calculus na file folder. And so meron tayong folder na basic calculus sa my drive. Basic calculus file responses. Pag linik mo yan, so ito yung ating pinakang folder na take a clear photo. Yan yung question natin kanina. And then pag linik natin yan, ito na yung ating mga document. At organized ang ating mga documents na may sasubmit ng ating mga estudyante. So, depende na lang din yan sa mga instruction na ibibigay natin sa kanila. You may turn on or turn off. Halimbawa, ayaw mo nang mag-accept ng mga responses from the students. Pwede mo i-turn off ito. And then, pwede mo siyang i-turn on uli kung kailan gusto mo na siyang mag-accept ng mga responses. And then, paano natin ito isi-send sa ating mga estudyante? So, click lang natin itong send na to. And then
Usually, link lamang yung ating sinesend sa mga estudyante. So, i-click lang natin itong link. Pwede natin i-shorten yung link para hindi masyadong mahaba. Shorten URL. And then, i-copy natin itong link na to. Then, pwede na nating i-send yung link sa ating mga estudyante. And pwede na nila yung sagutan. Okay? So, sana natutunan ninyo yung topic na to. Maraming salamat and see you on my next vlog. So, paano? Hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat sa inyo at salamat sa inyong pagsuporta. And if you think this video is helpful, please give me a thumbs up and share natin to sa mga co-teachers natin para hindi lang tayo ang may alam, lahat tayo ay marunong gumawa nito. Okay? And for more videos na makakatulong sa iyo sa iyong pagtuturo dito sa New Normal Classroom, pakiclick itong link dyan sa taas at nandyan yung lahat ng mga videos ko tungkol sa New Normal Classroom at kung paano nito mapapadali ang iyong pagtuturo, lalong-lalo na malapit na ang pasukan na pala. So sigurado makakatulong sa iyo ang mga to. At kung umabot ka sa part na to, mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell. Piliin mo rin yung all para ma-notify ka tuwing meron akong bagong upload na siguradong makakatulong sa iyo sa iyong pagtuturo dito sa New Normal Classroom. Especially kapag nag-upload ako every Mondays and Thursdays at 7 PM. Kita kits! Muli, ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher na laging nagsasabing, if you cannot change the world, at least make a difference. And this is my way of making a difference. Bye-bye!